legit my reputation as a journalist. Sayang yung budget, boss. Sayang naman yung budget as well, though. Saka yung mga tirahan, ang sasakyan. May tirahan ba? Kasama sa package yun. Ba? Oh, package. Oh, don't you get any yun ideas now? Yun ang dilemma dun. Kasama sa package din. Dilemma. Oh, yung matitirahan niya, tsaka sasakyan. Finally, ito ang sinabi ni Jazz Pineda tungkol dyan sa isyung yan. Ang sabi niya, bias o hindi, nasa pag-iisip. Punin nyo yan, mga kapatid. Kapuso man o kapamilya, kung may bias or advantage sa mga mangyayari sa kanila, ang importante, hindi nasasakripisyo at hindi nakakaperwisyo ang kapakanan ng mga mamayan. Mm. Hindi nila nadadaya, hindi nila nanakawan at hindi nababaon sa hirap ng mga taong bayan. Yung nga po ho, yung question ho doon, na baka ang sinasabi lamang ho namin, hindi pa naman siguro nangyayari, imbis na i-report po ng tama kung ano yung nakikita mali, ay hindi yung mailalabas yung mali, bagpas itatago na lamang. Siyempre, ito yung inaalagaan mo, manok mo. Eh, ala naman ho, iniwan sa kumpare. Napaka walang hiyaho ng kumpare mo, eh, nagagalit naman yung ibang kaibigan mo. Pero pagtatanggol mo, hindi, mabait ka si ganun. Eh, talagang straight yung tao na yan. Eh, mali na pala. So, masama rin ho yun. But anyway, eh, nasa sa inyo ho yun, mga manunood, nasa sa inyo ho yun kung saan kayo pupunta. Kung gusto nyo manood sa isang istasyon na, na bias, ha? Kung gusto nyo manood sa isang istasyon na balanse, o sa isang istasyon na kagaya ho namin, na wala naman nino kami sinuportahan. Oh, wala naman. Kami kinikinig. Talaga. Oh. Eh, sino ka dyan, Judas, Hestas, Barabas, pag mali ka, ay mali ka. Pag gumawa ka na kung anghel ka, eh, mayroon ka rin naman, pupurihin ka namin. Oh. Isa lang, naman ho yun. Isa lang solusyon dyan. Oh. Malagpin na lupit mamayang gabi, alas 10. Yan, yan. And of course, walang kinikilingan. Of course, eh, para mas exciting at talagang diretsyong-diretsyo at makikita nyo ang mga na wala ho kaming kinikilingan, eh manood kayo ng Tutok Tulfo. Bukas po, Sabado, alas 5:30 ng hapon. Omar, sige na. At bago na Tutok Tulfo, of course, eh, wala rin kaming kinikilingan doon. Talagang diretsyo ang balita. Oh. Action, Mike. Exclusive. Exclusivo. Oh, yeah. Aksyon po, alas 5 ng hapon hanggang talaga, alas 5. Wala talaga kinikilingan. Imedya ng hapon. Yeah. Oh, magandang Sabado umaga sa aking ninong na si Mike Enriquez. Yo. Wow, swabe. Ikaw siya, mag-promote ka na. Manood kayo lang sa pool sa Monday. Sa pool! Sa News 5! Yo! Si Falcon! Ayan, so thank you everyone for posting. Kung gusto nyo sumali sa pinaka-active na Facebook fanpage para sa mga citizen journalists, sumali lang kayo sa Journalismo fanpage. Punta lang kayo sa facebook.com, i-type sa search box ang word na Journalismo. Pwede nyo rin i-type ang word na sa poll kung gusto nyo naman sumali sa aming Facebook group. At para po naman sa mahilig mag-tweet, pumunta lang po sa www.twitter.com/apoolnews5. Yun. At doon sa mga gusto pong isulat na lamang yan, eh talagang meron silang art na pagsusulat. Ayaw nila ng mga Twitter, ng mga mga Facebook, dahil medyo either wala ko silang computer o makaluma pa rin. Sa Paul, care of TV5, News Department 76 to Carino Highway, Novaliches, Quezon City. Mother Ignacia. Hindi Mother Ignacia yung nakasulat. Mother Ignacia yan. Carino Highway po kami. Ay, lupit po. May Facebook page rin. Pakihanap po, Lupit TV5. Yan. Mamaya sa Paul. Mga sasakyang may wangwang na sa ampulan. Isang babae na hulog mula sa 6th floor na isang mall. Diyos ko. Hindi kanya kukunin, hindi ko si Sean Yao. Ang ganda niya ang tanong. Tuloy-tuloy po tayo sa ating balitaan. Oras po natin, alas 6:14 na ng umaga. Narito na po ang mga nagbabagang balita. Sinampulan na ng LTO ang ilang tigasing motorista na gumagamit ng wangwang ang mga eksena sa Operation Baklas Wangwang sa report ni Dindo Flora. Walang wangwang, walang counterflow, walang tong. Pagkatapos nito, Pilipinong nagkaisa. Ito ang nangyari. Makatanghalian, umpisa na ng sitahan. Ang sasakyang ito na may commemorative plate pa ang unang nasita ng LTO. Agad na binaklas ng wangwang ang driver, sinubukan pang mangatwiran. Hindi mo alam na bawal yan. Alam mo, hindi naman ako ginagamit yan eh. Hindi na maabala at hindi na magmulta. Tanggalin na lang ang kung may mga wangwang, yung mga blinkers na yan, alisin na. Ang sunod na nahuli,
ang nakadiochong plaka ng SUV ni Congressman. Itinuro ng driver si Party List Representative Ahmad Tumawis ng Alaf Party List na may-ari ng auto. Ang katwiran, nagmamadali daw sila. Ang sakay, mga nagpakilalang staff ni Congressman. Ang sunod na nasampulan, ang pulang kotse na ito. Ang sakay, ang Station 1 QCPD Intelligence Officer na si Albert Santos. Malas lang ni Senior Inspector Santos. Kabibili lang daw niya ng kotse at may libre pa itong wangwang. Okay na sanang palusot nito. Ang problema, mismong pulis na may wangwang, peke pala ang lisensya. Hindi ko ano to, pinalakad ko to sa LTO. LTO, sir? Hindi ko alam to. Malinaw din sa Presidential Decree 96, tanging mga opisyal na sasakyan lamang ng AFP, NBI, Land Transportation Commission, Police Department, Fire Department, at Hospital Ambulances. Ito'y bukod sa Presidente, ang kanyang Vice, Senate President, House Speaker, at ang Supreme Court Chief Justice. Pero dahil mabibili ito sa mga sukong tindahan sa Banawe, ang wangwang na simbolo ng otoridad naging dekorasyon at panakot ng mga arugante sa kalsada. Ngayong nakababa na ang utos ni President Noynoy, aminado ang ilang nagbibenta ng blinkers at wangwang, tutumal ang bintahan nito. May epekto talaga kasi siyempre mababawasan yung benta namin tsaka yung mga kita, di ba? Pero kung magbabawal talaga na ganun nga, wala tayong magagawa. Ang inaabangan ngayon ng publiko ay kung tutumal din sa kalsada ang tunog ng wangwang ng mga motoristang gusto lang makaisa. Dindo Flora, News 5. Ay, sa totoo yun, kahapon na lamang marami. Mga hagad na mga may escort. Walang wangwang. Ang narinig ko lang nagwangwang kahapon yung ambulansya na may sakay talaga. Dati kasi pati barangay captain, pati na kakarag-karag na jeep, may wangwang. Tama yung sinabi mo kahapon, dapat yung ano yun, yung busina. 6:17 a.m. Usapang wangwang na rin lang naman tayo. Lubos-lubosin na natin. Imbis na simbolo para sa isang emergency, ang wangwang naging simbolo ito ngayon ng pag-aabuso sa kapangyarihan. Kaya dito po sa TV5, inaanyayahan namin kayo na samahan kami sa pagtanggap sa Hamon ni Pinoy. Walang wangwang, walang lamangan, walang palakasan, walang padrino, walang kutungan, walang pasaway. Kung meron kayong nakita o nakuna ng video o litrato, i-tip niyo po sa amin o i-post niyo lamang sa aming Jornalismo fanpage. Bukod sa wangwang, pwede rin isama dyan yung mga sakyan o istruktura na nakabalandra. Ang mga litrato at video na i-upload po ninyo sa aming Jornalismo fanpage ay papakita po namin dito sa Sapul. Ano pang inaantay nyo? Sabay-sabay nating sapulin ang mga abusado sa kalsada. Sabay-sabay nating ibalik ang disiplina sa ating mga lansangan. Tuloy po ang balitaan, patay naman ang isang babae matapos mahulog mula sa ika-aning na palapag ng Grand Atrium ng Shangri-La Mall. Isang dentista ang biktima na kinilala sa pangalang Mary Ann Magtoto. Agad naman daw na siyang itinakbo sa Medical City ng mga empleyado ng mall pero dead on arrival na si Magtoto. Inaalam pa kung aksidente ang nangyari o kusang tumalon ang nasabing babae. Grabe yung mall na yan, nung nakaraan, nasunog. Ayun, may tumalon naman. Inireklamo ang isang lasing na Indian matapos itong magwala sa isang pasugalan sa Pasay City. Tumanging humarap sa kamera ang nagreklamo pero kwento niya, pinagmumuraro siya ni Raja Rari Rinirivasan habang naglalaro. Binantaan pa raw siya nitong papatayin siya. Kinagat pa nga ng suspect ang braso ng security personnel na nag-escort sa kanya papunta sa presinto. Itinanggi naman ng suspect ang mga akusasyon. Kalaboso ang inabot na isang lalaki matapos ireklamo ng isang tindera sa Batasan Hills, Quezon City. Tinangka raw ni Noel Villa na saksakin ang tinderang si Imelda Nipes. Hindi raw kasi niya pinautang ang suspect. Inireklamo naman ang suspect ang mga polis dahil illegal daw ang kanyang pagkakakulong. Hindi pa naman daw kasi napapatunayan ang bintang sa kanya. Kwento naman ng mga kapitbahay ni Villa, talagang basag ulo ang suspect kapag lasing. Kasong oral defamation at illegal possession of firearms ang isinampa kay Villa. Isang concrete barrier ang naging dahilan na naman ng aksidente sa Valenzuela kanina madaling araw sa pulang balitang yan ni Benji Durango. Matinding trapiko ang inabot ng mga motorista matapos bumaligtad ang isang six-wheeler truck na may kargang malaking drum sa MacArthur Highway, Karuhatan, Valenzuela. Inararo nito ang concrete barrier pasado alas 12 ng madaling araw. Ang mas matindi pa, sumalpok din sa likuran nito ang kasunod na isa pang truck. At sa lakas ng pagkakabangga,
tanggal ang unang gulong ng bumaligtad na truck.